Ano ang kulugo? At saan ba ito nakukuha? Nakakahawa ba ang mga ito? At paano ba natin maiiwasan ang pagkakaroon ng kulugo at ano ang mabisang gamot sa mga ito? Pag-uusapan natin ang lahat ng yan maya-maya lamang. Hey everyone, it's me Celine and welcome back to my YouTube channel. So for today's episode, meron lang ulit akong nais ibahagi sa inyo dahil finally, after a year ay nagtagumpay na rin akong puksain yung kaisa-isang kulugo or warts sa wikang Ingles na tumubo sa hintuturo ng aking kamay. So meaning to say, I will be sharing with you my experience kung paano ko ito ginamot, paano ko siya napagaling, paano ito nawala, at kung paano niya ako tuluyang iniwan sa tulong lamang nitong produkto na ito. Ang maganda dito sa product na ito is mabibili nyo ito sa lahat ng drugstore and over the counter na rin siya. Bukod sa abot kamay ang presyo, ay talaga namang umepekto ito sa akin ng bongga. So, if you wanna know more about the product, then just please keep on watching. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay subscribe mo na yan, girl, para updated ka palagi sa aking bagong video. So, bago ang lahat, ano ba muna ang kulugo? Sa mga hindi pa familiar sa warts o kulugo, ganito yung hitsura niya. Matigas, bilog, at magaspang. Minsan ito ay kakulay ng ating balat at minsan naman ay kulay itim at kulay kape. Karaniwan itong nakikita at tumutubo sa iba't ibang parte ng ating katawan, kagaya na lamang nitong sa akin na tumubo sa hintuturo ng aking kamay. Madalas ito'y makikita sa paa, sa tuhod, sa braso, sa dibdib, sa liig, sa muka, at sa likod ng ating katawan. Pangalawang bahagi, saan ba ito nakukuha at nakakahawa ba ang mga kulugo? Based on my research, dahil ito sa infection sa dugo, minsan ay namamana at nakakahawa. Maaaring magkaroon ng kulugo ang isang tao sa paghiram ng gamit ng may infection o pagdikit sa balat ng taong may kulugo. Non-cancerous po ang kulugo, maliban na lamang kung ito ay tutubo sa maselang bahagi ng ating katawan na kung tawagin ay genital warts. Pangatlong bahagi, ano naman ang pinakamabisang gamot para mawala ang kulugo? Sa puntong ito ko na ibabahagi sa inyo, yung naging karanasan ko dito sa kulugo ko sa aking kamay. Sa totoo lang guys, tumagal ng isang taon itong kulugo ko dito sa aking hintuturo. Base sa aking research, ang kulugo daw ay maaaring tumagal ng kalahating taon hanggang 2 taon at minsan kusa na lang nawawala. Pero dun sa kaso ko, isang taon siyang nandito sa kamay ko bago ako nakadiskubre ng igagamot sa kanya na pampawala nga. Mamaya, share ko yun sa inyo. At dahil nga naaalibadbaran na ako dito sa kulugo ko sa aking kamay, ay nagbalak na rin ako na ipatanggal siya sa aking derma dahil nga nababother na ako sa hitsura niya dahil nadadagdagan siya at lumalaki. Dati kasi isang kulugo lang talaga yung nandito sa kamay ko, ngayon wala na. Pero habang tumatagal, napansin ko nagkaroon siya ng isa pang maliit dun sa katabi ng isa kong kulugo kaya nagpanik ako ng bahagya guys. So yun, sabi sa derma, ele-laser daw, ganyan, susunugin para mawala. So syempre natakot naman agad ang ate girl nyo. Dahil bukod sa talagang nakakatakot rin naman ng kauntian yung presyo, ay napagdesisyonan ko na ipagpaliban na lang muna. Hanggang sa inabutan na nga ako ng pandemic. So, in other words, hindi nakapagpa-laser ang ating mong girl, kaya naman nag-self-treatment na lang muna ako. Una ko nang ginamit itong kasoy oil na babisa raw na pantanggal ng warts, kulugo, an-an, anang warts, kulugo, buni, an-an, galis, allergy, katikati, kalyo, buni, balakubak, at kung ano-ano. So, ito yung itsura niya. Kasoy oil. So, ito siya. Wala siyang amoy. Tapos, yung paggamit ko nito, dinedirect ako na siya dun sa mismong kulugo ko. Hindi na ako gumagamit ng cotton. Ginaganto ko lang siya. Tapos, ayan, may pupunta na product dito sa aking kulugo or dito sa aking balat. Hindi na ako gumagamit ng cotton kasi feeling ko na absorb lang ng cotton yung product, nasasayang lang. Kaya mas bet ko na direkta na lang doon sa aking balat. Halos 1 month, 2 months, 3 months akong gumagamit itong kasoy oil, walay girl. Hindi siya umepekto sa aking kulugo. Sad.
Merong pamamalat na naganap pero super micro lang talaga. Hindi siya nagtutuloy-tuloy eh. Makalipas lang ilang araw, mapapansin ko na lang, alive na naman yung kulugo ko dito sa aking kamay talaga, mga bes. Hanggang sa ayon, nagsawa ako. Nawalan ako ng pag-asa, kaya hinayaan ko na lang. Sa sobrang inis ko nga, na-delete ko pa yung clip ng video ko noong panahon na malaki yung warts ko dito na alive ganun. Buti na lang talaga, meron pang tatlong pictures na natira. So, meron akong ebidensya sa inyo na nagkaroon talaga ako ng warts detail. Mamaya, ipa-flash ko dyan. Ayan, ngayon wala na. Hindi nyo lang hanggang sa, my God, kasi nasa skincare ko lang naman pala yung makakatanggal ng kulugo ko dito sa aking hintuturo. Sa halagang 40 pesos at sa loob lamang ng maiksing panahon, abay talaga namang goodbye kulugo is real. Nakatipid na ako, hindi pa ako nasaktan. So san ka pa, diba? I-maxipeel mo na yung kulugo mong yan, besh. Siguradong sunog yan. So eto guys yung ginamit ko sa aking warts. Maxipeel. Volume 2 to ha. Meron kasi nitong volume 1, 2 at saka 3. Ngayon, kung napansin mo or kita mo naman na sobrang lala nung iyong kulugo sa kamay or kung saan, mas maganda siguro kung ang gamitin mo yung volume 3 para talagang effective na effective. So, pakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginagamit. Same with kasoy oil lang rin naman. So, ayan, ganun lang din. Dinedirect ko na siya dun sa aking kulugo. Ganto lang. Yan. Tapos may mapupunta na product. Hinahayaan ko na ma-absorb siya ng balat ko. Matuyo overnight. Kanyan. Tapos, ayun, mapapansin ko na lang, magbabalat na siya ng bongganes. Actually guys, aksidente talaga itong pangyayaring ito. Hindi ko talaga inasahan na itong maxipeel ang makakapagpawala ng aking kulugo. Ano po. Nagkataon lang talaga na umuwi yung boyfriend ko, si Wally, nung Christmas. Tapos nakita ko yung likod niya, tad-tad ng tagiyaw at may kadasin kaliwat kanan. Ang dami niya talagang pimples. So one week siya dito, one week mahigit. Dito siya nagpasko, dito siya nag-New Year. Sabi ko, Lagyan natin ng maxipeel yung pimples mo sa likod para matuyo agad at mabilis mawala, ganyan. So, one week straight, ganun yung naging routine ko sa kanya. Pagka ginagamot ko yung kanyang pimples sa likod, ito yung ginagamit ko, yan. Ginaganan ko, tapos ididip ko din sa likod niya. So, yun nga, napansin ko na lang na namamalat ng sobra yung aking kamay. As in, napansin ko wala na pantay na, wala nang magaspang, wala nang maumbok, wala na yung bilog. Nag-flat na, magaling na. Kasi nakakainis kasi dun, pag nahahawakan ko ang umbok niya, tapos ang gaspang, kaya sobrang nakakailang. Pero ngayon, wala na. So, maxipeel lang talaga yung nakapagpawala ng aking kulugo. Nakakatuwa kasi double purpose siya kasi napawala na niya yung aking warts, napagaling rin niya yung tagiyawat nung boyfriend ko sa likod niya na malat ng bongga. Tapos ayun, pantay na rin. Meron na nga lang siyang dark spots na natitira pero yung pinakang highlight talaga nito, itong aking kulugo na wala. So yun, morning and night ko siyang nilalagyan ng maxipeel, damay na rin itong aking warts sa aking hintuturo. One week lang ata, wala na yung aking kulugo dito sa aking kamay, as in. Hindi ako makapaniwala, unexpected talaga itong pangyayaring ito. Kung mapapansin nyo dito sa aking kamay, meron pa siyang bakas yung pinag-iwanan ng kulugo ko. Ayan, oh. Pansinin nyo. Pero wala na siya, pantay na. Kitang-kita nyo naman, oh. Meron nga lang siyang bilog dun. Doon yata nakapwesto, ganyan. Hindi ko ma-explain eh. Ayan, tingnan nyo na. Oo nga pala guys, inform ko lang kayo na nung gumagamit ako ng maxipeel dito sa aking kulugo, wala akong naramdaman na sakit or anything na mahapdi. Hindi ko lang sure kung kapag ibang part na ng katawan nyo yung lalagyan nyo, hindi ko sure kung mahapdi. Kasi ito kasi makapal yung balat natin sa kamay, baka kaya siguro. Wala akong naramdaman na masakit. Ang tanging naramdaman ko lang yung sobrang pamamalat, dere-derecho, as in talagang nagbakbak siya, nasunog, ganyan. Nasunog, pero hindi masakit. O, diba? So, ang pinakalas natin, para naman maiwasan ang pagkakaroon ng kulugo, ugaliin lang natin na palaging malinis ang ating katawan, maghugas palagi ng ating kamay, at huwag manghiram ng mga personal hygiene and keep your skin moisturized. And lastly, huwag hawakan ang kulugo ng may kulugo para hindi ka mahawa. Okay? And that's it for today's update. Thank you so much for watching and I'll see you again on my next one. Bye guys! Good night!